Welcome to my kitchen. This is Pinoy Chef Tales. Dito na naman sa Pinoy guys. Welcome sa aking munting kusina. Ngayong araw tayo ay magluluto ng sinigang na sugpo. So meron tayong sugpo na may halong clams. Magluluto tayo ng sinigang na sugpo na may clams. Ito yung magluluto ako ng lunch ko lang. Yan. So, magsisigang si Pinay ng sugpo at saka clams. Guys. So, first, ito yung mga ingredients natin. At habang pre-prepare natin yung sugpo at saka yung clams, ay magbo-boil muna tayo ng tubig na may kasamang sibuyas at luya. So, yan guys yung tubig ko. Konti lang kasi pang sa akin lang naman. So, ito yung lulutuin ko na ulam ko. Sigan tayo ng sugpo. So, lagyan natin ng konting luya. Para masarap. Ibat tayo ng luya. Okay. Tagal na kasi akong hindi nag-ulam ng sinigang na sugpo. So, parang na-miss ko siya. So, kanina pumunta ako ng market. Sabi ko, magsisigang ako ng sugpo. Tapos, lalagyan din natin siya ng sibuyas. Lalagyan ko siya ng patola, guys. Ito. Sinigang na sugpo at clams na may patola. Yan, sob ng pang lunch ni Pinay. Pag nagsigang kasi ako, lahat nilalagay ko na dyan sa tubig bago ko ipakulo. Papakulo na natin. Dagdagan natin konti ng sabaw. Kasi masarap maghigit ng sabaw. So, yan. Lalagyan natin dito sa may kalan. Yes. Nagre-reflect yung kwan ng kwan. So, yan. Lagyan at ating sindihan. Natin yung saucepan. Saucepan ko lang. So, habang hinihintay natin na guloy habang hinihintay natin na kumulo ay lilinisan natin yung clams at saka yung sugpo. At saka yung sugpo. Yung kanyang pwede na akong mag-ulam nito kasi ko naman. Yung dugo ko is high blood anemic naman ako. Yung mababa na mataas ang temperatura pero kulang ako sa red cell. Napaka-white cell yung dugo ko. So, binigyan ako ng doktor ng vitamin. So, pwede na akong mag-ulam ng ganito kasi ko naman hindi naman masyadong mataas yung red cell ko. At lalagyan din natin siya ng pagkawin ko lang kung sabi yun. Tagal lang natin kung si guys para paborito ko kasi yung prawn na malalaki
napakahilig kong kumain ng seafood. Ngayon, babalatan na natin itong patola. Madali magbalat ng patola pag gamit yung ganito. Yes. So, ulam ni Pinay. Simple lang guys, yung ulam ko. Parang maganda yung patola na binito. Tapos, wasa. Wine malalaki. Kasi pang konsya. Sinigang. So yan guys. Ating kwan, makaready na. Ready na ang ating kwan. Ulam. So hintayin natin kumulo. Parang kumukulo na siya. Ngayon, lagay na natin yung kwan. Yan, kumukulo na guys. Ayan, ilalagay na natin yung ating tsaka yung clams. Tapos, timplahan din natin yung pwede. Natin siya ng pangasin at konting magic syrup guys. Masarap. Pero yung asin, mamaya ito natin ilagay yung asin niya. Malapit na siyang buwan. Maluto. So yan guys, templahin natin. Wow, sarap. Ngayon, ilalagay na natin yung patola kasi ito na yung kwan. Tapan natin. Eksakto na lang yung kwan niya. Eksakto na yung timpla niya. Hintayin lang na lang natin na matuto na din lagyan natin yung pangasin. So yan guys. Luto na. Okay na siya guys. Pwede na lang hinlagyan na sinampalukan. Natin ng 2 minutes. Yan. So, yan guys. Tapos na yung ating luto. Ngayon, kakain na tayo. So, ito yung sinampalukan ko guys. So, yan. Sarap. Masarap. So, ito na guys, yung ating sinampalukan na sugpo, sinigang. Ngayon, kakain na tayo at meron din akong corned beef. At tayo'y magsisili. At ito ang aking kanin. Ngayon kakain si Pinay. Ulam ang aking sinampalukan na may kasamang sili. Magsisili tayo pang pasarap. Tayo'y mag kukwan. Sarap? Sarap guys. Sarap ang asin. Tayo ay mag kakamay. Yan yung shell.
Yan. Sarap guys. Sarap ng ulam ko ngayon. Ngayon lang ako kakain ngayon ng kanin. Ng marami. Recently hindi ako nakakakain. Ngayon lang ako kakain. Tagal na. Isang linggo. So yan guys. Magsisili tayo. Sarap. Style probinsya. Ang sarap guys. Tingnan natin ng konting corn beef. Sarap. Sarap guys. Init siya. Ang init. Bagong luto kasi. Simple pero masarap guys. Subukan nyo ang aking sinigang na sugpo na may patola. Sarap. Promise. So, yun guys. Ang aking sinigang na sugpo, hindi ko natatapusin ang pag-video ng aking pagkain kasi sumobra na yung minutes ng video ko. So hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong lahat. Bye for now.